Magandang tanghali, Miss Pam. Randy po ang pangalan ko. Nangyari to sa amin ng asawa kong si Jana sa probinsya namin sa Sikihor. Nangyari po ito noong 2010. Naging gwardiya ako dati sa Maynila. Samantalang si Jana naman ay sa bahay lang. Naging maselan kasi ang pagbubuntis niya. Lagi ko itong naisusugod sa ospital. Nahihirapan kasi siya sa paghinga. Nababasa ko yung text niya kapag break time namin. Nagtatext ang aking asawa kahit oras ng duty ko. Hindi ako nagdalawang isip na magpaalam sa trabaho ko noon. Natatakot ako na baka dumating ang oras na mawala sa akin ang mag-ina ko. Mabuti na lang at sinabi ng doktor na huwag akong masyadong mag-alala. Hindi naman daw grabe ang lagay ni Jana, subalit pinayuhan niya kaming mag-asawa na dapat sa probinsya muna kami tumira. Sinang-ayunan ko naman ang mga sinabi ng doktor. Sa apartment kasi na tinitirhan namin, maraming maiingay na kapitbahay. Malapit pa kami sa pabrika ng mga tsinelas. Sa madaling salita, hindi maganda sa kalusugan ni Jana. Nang makauwi kami ng aking asawa galing sa pagpapacheck up, naisipan kong tawagan agad ang nanay ko sa probinsya namin. Napag-usapan namin na pansamantala muna kaming titira sa kanila. Lumipas pa ang dalawang araw, nag-resign ako sa agency namin. Sa pagsapit ng kinabukasan, saka kami bumiyahe ng aking asawa. Sumakay kami sa barko mula Maynila papuntang Sikihor. Halos isang araw ang biyahe namin bago makarating sa probinsya. Sa pagtapak pa lang namin sa Lower Candura, nakaramdam ako ng kilabot. Nagsitayuan talagang mga balahibo ko noon. Magdadapit hapon na nang makadaong kami. Sa loob ng dalawang taon ko sa Maynila, naninibago na ako sa probinsya namin. Sa Maynila kasi ay puro ingay ng mga tao at sasakyan ang maririnig. Samantalang sa Sikihor naman, mga huni ng mga kuliglig. Madami kasing nagtatayugang mga puno ng niyog sa baryo namin na nagpapaliblib sa buong lugar. Mahal, kain muna tayo. Nagugutom na kasi ako eh. May nakita akong karinderya doon. Halika, puntahan natin. Sabi pa sa akin ni Jana. Sinagot ko naman siya ng, "Wag na mahal. Malapit na yung bahay ni na mama. Siguradong nagluto sila para sa atin." Sa kabila ng mga sinabi ko na sa bahay na lang kami kumain, napapayag ako nito. Hindi ko rin natiis ang aking asawa na noon ay gutom na gutom na. Sa paglapit namin doon, maraming kumakaing tao sa karinderya. Nasa parang kubo lang ang karinderya, ngunit maraming mapagpipili ang ulam sa kaserola. Nang mapansin kami ng mga tao doon na lumalapit sa karinderyang yon, napatingin silang bigla sa kinaroroonan namin. Nakatingin sa amin ng mga customers, lalo na sa asawa ko. Napansin ko na pinandidilatan nila kami ng mga mata. Nakatitig talaga sila sa maumbok na tiyan ni Jana. Nilamon pa ako lalo ng takot nang makita ko yung tindera sa karinderya. Matandang babae ang nagtitinda. Sa hindi malamang dahilan, may dalawang bukol ito sa magkabilang noo niya. Napun ako na pinandidilatan nito ng mata si Jana. Naging matagal rin ang pagtitig nito sa maumbok na tiyan ni Mrs. Manang pa-order po kami. Laing po at tinuguan. Sabi pa ni Jana. Napagamat natatakot na ay nagawa pang umorder. Naging seryoso pa ang pagtitig ng matanda kay Jana, lalo na sa tiyan ng aking asawa. Hanggang sa nagsimula itong magsalita. Magdadapit hapon na pero pag-aalagala pa kayo sa lugar na to. Siguro ay mga dayo kayo ano, hindi kayo pwedeng kumain rito. Lalo na ikaw, Ineng. Mabuti pa ay umuwi na kayo at baka sundan nila kayo. Huwag niyo nang hintayin pang lumatag ang dilim. Sa mga sinabi ng matanda sa amin, natataranta kaming naglakad palayo sa lugar na yun. Hindi ko maunawaan kung babala yung binitawang salita ng matanda. Subalit may himig talaga ng pagbabantae. Malakas ang kutob ko na may mali sa matandang babae na yun.
maging sa mga customers na kumakain dun. Sila ang klase ng mga tao na dapat naming iwasan ni Jana. Hindi pa man kami nakakalayo ng tuluyan, muli kong nilingon ng mga customers sa karinderya. Napamulagat talaga ako, Miss Pam, nang makita kong nakatayo na ang mga customers habang nakatingin ng masama sa amin. Minalas kami na walang dumara ang habal-habal. No choice kami ni Jana kundi ang maglakad papunta sa bahay ni na Mama at Papa. Habang naglalakad, napapalingon pa ako sa karinderya. Halos atakihin ako sa puso sa labis na takot. Natanaw ko kasi yung isang lalaki. Maniwala man kayo sa hindi, mukhang impakto ang lalaking yun. Maitim kasi ang balat nito, saka biglang humaba ang muso. Nangingibabaw sa mukha nito ang naglalakihang mga ngipin. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa buong paligid. Hindi na nakapagtataka na ang mga inakala naming ordinaryong tao doon, mga halimaw pala. Mga aswang, may bitbit pang kaldero ang lalaking yun. Halos masuka ako ng mga oras na yun nang matanaw ko kung anong laman ng kaldero. Nakita ko kung paano niya dinukot ang isang korteng bilog na naliligo sa dugo. Napagtanto ko na pugot na ulo pala yun ng tao. Mabuti na lang at hindi yun nakita ni Jana. Hindi niya nakita ang pagbabagong anyo ng lalaki, maging ang pugot na ulo sa kaldero. Sa mga oras kasing iyon, nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Subalit kung nakita talaga yun ni Jana, siguradong mahihimatay ito sa pinaghalong pandidiri at takot. Nakarating kami ng ligtas sa bahay. Sina Papa at Mama lang ang nakatira sa bahay namin. Welcome na welcome kami sa bago naming titirhan. Nakapagluto na sila ng hapunan. Nagsalo-salo kami habang nagkukwentuhan. Hindi namin sinabi ang tungkol sa matandang babae sa karinderya na nagbigay sa amin ng babala kanina. Maraming katanungan ang bumabagabag sa isipan namin. Sa pagsapit ng gabi, habang natutulog kami ng misis ko noon, naalimpungatan akong bigla. May narinig akong pagaspas ng mga pakpak. May mga huni rin ng isang panggabing ibon. Matining at sobrang napakasakit sa tenga. Sa pagbangon ko noon, naramdaman ko na puno na ang aking pantog. Napilitan akong lumabas ng kubo para umihi. Sa gilid ng kubo ako pumuwesto. Sa paglilibot ko ng tingin, napatda ako sa aking nakita. Sa punong mangga kasi na malapit sa amin, may naaninag akong kalahating katawan ng tao yung nakabitin doon. Subalit katawan lang ang naaaninag ko. May isang katawan na hubad. Nawawala rin ang pangibabang parte ng katawan. Saka kung hindi ako nagkakamali, sa tingin ko ay parang sa babae yun. Meron itong pakpak at lumilipad sa ere. Naaninag ko rin sa dilim ang mga pulang matang nakamasid sa akin sa may talahiban. Nagmamadali akong pumasok ng bahay namin. Natatakot man ako ng mga oras na yun, sinubukan ko pa rin na matulog. Sa pagsapit ng kinabukasan, nabalita ang may bangkay ng isang babaeng natagpuan sa bakanteng lote sa kabilang baryo. Nawawala ang kalahating katawan ng babae, habang tadtad ang mga kagat sa buong katawan, na parang nilapa ng napakaraming aso nun. Sabi pa sa akin ni Mama, nagkabanggaan na naman raw ang mga aswang at manananggal. Malinaw na isang manananggal ang nagmamay-ari ng bangkay. May sinabi rin sa akin si Mama na noong tumira sa Lower Kandura si Manang Berry ang 2 taon nang nakararaan, wala nang nananalakay na mga manananggal sa buong baryo sa paglatag ng dilim. Si Manang Berry nga pala ang may-ari ng karinderyang kinainan namin noon. Noon pa man, mga manananggal lamang ang naghahasik ng takot sa lugar namin. Mga manananggal pala ang dapat naming katakutan, hindi ang mga aswang na pinangungunahan ni Manang Beryang. Sila pala ang nagpoprotekta sa buong lugar namin. Siguro yung ulong nakita ko na hawak ng isang lalaki noon, malamang ay sa manananggal yun na kanilang napatay. Halos ilang buwan rin kaming nakitira kina Mama. Nang manganak na ang aking asawa, saka kami bumalik sa Maynila. Subalit magpahanggang ngayon,
hindi pa rin namin malimut-limutan ni Jana na may isang grupo ng aswang na pinangungunahan ni Manang Beryang na aming naging tagapagligtas.